Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Luke chapter 13, verse 10 to 13. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, at noong hindi nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Now, punta po tayo sa verse 16. Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Freedom from oppression. At dito po sa kwentong ito sa Luke chapter 13, verse 10 to 17, makikita po natin na itong babaeng ito ay daughter of Abraham. Kasama po siya sa covenant people, ang Israel. Pero for 18 long years, siya po'y pinahirapan ng karamdaman. Ganon po kasi ang buhay ng tao. Kapag ang tao po'y hiwalay kay Kristo, ay pwede siyang pahirapan ng Diablo sa buhay na ito. Unang-unang katotohanan po dyan, makikita nyo, Satan wants you bound. At gustong-gusto ni Satanas pahirapan o pahirapin ang buhay ng tao. Number two po, false beliefs keeps us bound. So, ibig sabihin, pagkamali po yung ating pag-iisip at paniniwala, katulad po ng mga Hudyo, nung panahon na ito na hindi sila naniniwala na kayang magpagaling ng Diyos sa araw ng Sabat, eh mananatili po tayong alipin ng problema, ng sakit, ng karamdaman dahil lamang po sa maling paniniwala. Number three po, there are people who are ignorant and unbelieving at nais din nila na tayo po ay huwag manampalataya at manatili tayo doon sa ating karamdaman. Eh alam niyo po, marami pong factors kung bakit napahihirapan ng tao sa buhay na ito. Pero ang isang malaking factor po dyan, lahat po yan, ay si Satanas po ang kumikilos sa mga tao na hiwalay pa kay Kristo. The good news po is sa Acts chapter 10 verse 38, sabi, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. So malinaw po pala na ang purpose ng pagpurito po ng ating Panginoong Hesukristo ay palayain po ang tao. Yun po ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 8. At ang sabi po dyan sa Acts 10:38, healing all who were oppressed by the devil. So malinaw po, no? Nais po ng Panginoong Hesus na sa pamamagitan po ng anointing ng Holy Spirit na nasa kanyang buhay ay lumaya po ang tao sa kanyang karamdaman, sa mga bagay na nagpapahirap sa buhay niya. At ang malinaw pa rin po dito, sabi, and God was with him. Sana po maging malinaw sa atin yun, ano, gusto ng Diyos na ang tao po ay lumaya sa pagpapahirap ng Diablo. It is God's will for you in Christ Jesus. At sa Luke chapter 4, verse 18 and 19, sinasabi po dyan ng Panginoong Hesukristo, the Spirit of the Lord is upon me. So makikita nyo po dyan kung ano po yung activity ni Satanas na kung saan gusto ng Panginoon tayo ay lumaya. Ang sabi po dyan, to preach the good news to the poor, to proclaim freedom for the prisoner, to give recovery of sight for the blind, and to release the oppressed. So isa-isahin po natin. Unang-una po, yung blind po dyan na tinutukoy ay yung mga tao na wala pa sa katotohanan. Gustong-gusto ni Satanas mambulag po ng isipan ng tao. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, yung sinasabi po dyan na mga tao po nasa prison, yan po yung mga tao na napoposes ng mga evil spirit. Ang sabi, kinokontrol po ng Diablo yung kanila pong mga isipan at nai-imprison po ito, no? Kasi yan po ang objective ni Satanas sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, at yung kanilang mga isipan ay nadidepress, nabis na nalulungkot o nahihirapan, eh nagigipong opportunity yun sa Diablo para i-possess sila. At nangyayari po yan sa mga unbelievers. Ngayon, ito po yung pangatlo, no? Yung sinasabing to release the oppressed. No? Ibig sabihin, kasi may mga tao na o-oppress with sickness and suffering. At dito po, nare-release po sila kung sila'y makakakilala sa Panginoong Hesukristo. Now, tayo mang mga believers na po-possess, hindi na po. Pero pwede po tayong ma-oppress. Kaya bantayan po natin sa ating pong mga buhay yung activity po ng Diablo, kasi pwede tayong paghariyan pa rin ng sickness and suffering kung hahayaan nating i-oppress tayo ng Diablo. Pero the good news is
dumating ang Panginoong Jesus. At sa pangalan niya, taglay-taglay na natin ngayon, yung authority, sabi sa John chapter 14, verse 13 hanggang 14. So, ibig sabihin pala, ang purpose ng power and anointing at yung authority na ibinigay niya sa atin ay upang magtagumpay tayo sa lahat ng gawa ng Diablo. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 18 to 23. At darating ang panahon, in that day, because of the anointing na ibinigay sa atin ng Panginoon, our yokes will be broken. As we believe today, the power and authority of Jesus' name, kapatid, exercise natin yung ating pong authority over Satan. At mararanasan natin, katulad po yung nangyari sa babaeng ito, na siya'y napalaya sa kapangyarihan ng Diablo. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala, pagdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!